Hinihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP ang iba't ibang kwento ng sakripisyo, pag-asa at tagumpay. Ito ang kwento ng buhay ng isang marino. Handog ng ISP, gabay ng pamilyang marino. Tunghayan natin ang kwento ng isang dating kapitan ng barko na lumaking ulila sa ama, nagsumikap, nag-aral na mabuti hanggang makapagtapos at makipagsabayan sa mga banyagang kasamahan sa barko upang umangat sa buhay. At ngayon, may sarili ng negosyo. Ako si Capt. Hernando Eusebio, native of Cavite. Namatay ang tatay ko noong 7 taon lang ako at pinalaki kami ng aking ina na isa lang ordinaryong housewife. Medyo struggling kami noon, kumbaga sa ano, isang kahig, isang tuka, so to speak. Pero pinangarap na magulang ko na kami pagtaposin, kaya iginapang niya kami hanggang sa ako ay makatapos ang pag-aaral. Noong nag-aaral ako ng high school, meron ako isang tiyuhi na asawa ng auntie ko na isang Philippine Army officer, a colonel, na nakita siguro yung potential ko noong high school ako na medyo may kakayanan ako mag-aaral at may pursige ako sa buhay. Kaya hinimok niya ako na pumasok sa Philippine Merchant Marine Academy na sa Port Bonifacio dahil doon siya nag-opisina. Kaya pagka-graduate ko ng high school, sinamahan niya ako na magkumuha ng entrance examination doon at sa kabutihang palad ay nakapasa naman ako. From 1973 ay pinalad ako na sumakay ng barko sa isang British company na Swartz Ship Management. Ako lang ang Pilipino. Ako lang ang Pilipino official. Mga kasama kong official ay mga British. At ang mga crew namin ng ratings ay mga Hong Kong Chinese. Dahil bata nga ako, I was only 21 years old, sinikap ko na mag-excel para hindi naman mapahiya ang isang Pilipino under nakasama ng mga British. Hirapan ako. It is because ang culture ng British ay iba sa culture ng Amerikano. Kasi educational system natin is based on American system. Katulad nun, medyo ang trabaho ko is based on American style. Sabi nila sa akin, you are on a British ship, yung biro lang nila. So you should know how to do it the British way. Instead na totally na magpahinga ako, part of it ay nagbubukas ako ng libro at pinag-aaralan ko. Para nga, ayoko mapahiya kasi. Kaya pagkatapos ng aking duty, pagbaba ko sa kabena, ay nag-aaral din ako. Patuloy yung pag-research ko, pag-aaral ko habang nasa barko, hanggang sa nakita ng mga naging kapitan ko, ako'y napag-aral ng kumpanya sa New Zealand. Pagkatapos noon, sa pagserbisyo ko ng 7 taon sa British company to, ay kumukuha din ako ng Philippine license, sina-upgrade ko ang license ko hanggang sa makakuha ako ng shipmate license. Naging top-notcher ako during the board exam ng shipmate. Noong second mate pa ako sa company to, sa Britain, napag-isip-isip ko na kahit ako mayroong British license, hindi ako makakakuha ng promotion as senior officer dahil hindi ako British citizen. So, later on, nag-decide ako na umalis sa company, mag-resign, para magkaroon ako ng promotion at maganda ang aking career path.
At pagbaba ko, instead habang naghahanap ako, nagturo ako sa Philippine Merchant Marine Academy as one of the instructors. So, nag-handle ako ng mga estudyante. And then, after 6 months, napasakay ako sa isang Filipino company. A second mate, nag-board ako ng second mate. And then, after 3 months, I was promoted to chief mate. And then, nagtuloy-tuloy yon hanggang after I passed the master examination dito sa Pilipinas, ay nabigyan ako ng break. At ang first command ko is when I was 31 years old. And then after that, dire-diretso na, sa, lumipat ako sa isang Dutch company, which is the Ned Lloyd. And I was the first Filipino captain sa kumpanyang yan. And then after which, after 7 years in command, medyo nagsawa na ako at dahil nga ang pamilya ko ay lumalaki, ang mga anak ko ay lumalaki, I decided, of course with the agreement of my wife, na to look for opportunities ashore. Tunay na sa likod ng bawat tagumpay, may kwento ng hirap at sakripisyo. Itutuloy natin ang kwento ng buhay ni Captain Eusebio. I created my own company until such time na pag-isip ko na magsarili. So, itong company to, itong Transtar, I am a minority shareholder since 1995. After eight years, na-decide ko na bilhin. So, anong nangyari ay nagkaroon ako and then I purchased majority of the share here. Ang share ko naman sa industry, unang-una nagturo ako at ang mga estudyante ko noong araw ngayon ay mga top executives na sa shipping industry. At natutuwa naman ako dahil kumbaga sa ano yung mga transfer of knowledge, yung mga sharing namin, at least na-impart ko yung mga natutuhan ko noon sa Wellington Nautical School. Dati kasi, noong nasa PMMA Alumni Association, ay nagkaroon ako ng isang advocacy na yung we call it Weekend Warriors. Ang ginagawa namin, ginagawa ko, I lead a pool of volunteers na mga senior officers, instructors, mga faculty members na pumunta sa PMMA on weekends para mag-lecture at mabigyan ng additional knowledge ang mga kadete. Meron akong mga advocacy rin na magtayo ng training center, though meron na akong training center para sa Marino to make sure na yung mga training at saka yung mga courses na ibinibigay namin ay tama. Hindi po pwede sa akin, no? Ayoko noong yung pera-pera lang. Gusto ko talaga kung mag-ano tayo sa mga estudyante, turuan natin talaga at matututo sila. Kaya na-realize ko after several years na stay dito na malaki ang opportunity sa lupa kaysa sa barko. Malaki ang sweldo sa barko, pero darating ang araw na magkaka-edad ka at hindi mo malaman kung saan ako pupunta pagkatapos. Pero if they started at the right time, at the right moment, mas malaki ang opportunity rito sa mga marino. Kaya naisipan namin ng Integrated Seafarers of the Philippines ang advocacy nito na to integrate ang mga retiring seafarers para pagbaba nila ay hindi sila maghihirap at makaka-create sila ng isang business na pwede nilang pagkakitaan at i-share sa pamilya nila. Ang advantage na naranasan ko ay makapagtatrabaho ka rito, magkikreate ka ng business, kasama mo pa ang pamilya. Sa barko mahirap. Kasi paggising mo, sa barko ko pa rin. Lagi mo namimiss talaga ang iyong pamilya. And this is the main reason kung bakit ako nagtrabaho sa lupa. Kaya ako, hinihimo ko na ang mga kapwa ko marino na
pag-isipan nila, mag-ipon sila at mag-create ng business at magsama-sama tayo para mapuunlad natin ang bahay natin. At the same time, kapiling mo, importante kasi kapiling mo yung pamilya, masusubaybay yung mga pag-aaral ng iyong mga anak. Naway nakakuha kayo ng inspirasyon mula sa kwento ni Captain Eusebio. Naging kapitan sa edad na 31 years old, nagretiro sa edad na 38 years old, nagnegosyo at ngayon tumutulong sa advokasya ng ISP na tulungan ang pamilyang Marino. Naiangat din ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Sa susunod, ibabahagi namin ang iba pang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon dito lang sa ISP, Gabay ng Pamilyang Marino. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP.